na isang testi lang ay. Ang tisok na sabaw. Ate, ginamit na yung iyong padalang ano, tutanghon. At saka ano, salmon. Sarap. Sutanghon. Red. Matching salmon. Lala ay kami ng mga kumpaan-panin ito. Walang masyadong ano, oily. Don't hold it. Salmon lah kundi ae ano siya ano saboy siya ano sa panghon sa panghon Thank you.
sabi ng nanang, sabi ko, oh, bakit aga mo ditong gumaan, ah, mag-alas na iba ko lang, ah. Na, wala akong delivery. Tapos, ayaw ko nang gumaan mo sa, may kalatahian na yun, may nagkaroon ng COVID, pinit up na sa hapon, sabi ko gano'n. Tapos wala, sabi ko gano'n, patay tayo nito, kapakbahin na natin yan. Kasi kung medyo malayo-layo pa, doon lang sa ano, kabilang kanto, kabilang street. Sabi ko, iniiwasan natin dito magkahawa-hawa kayo. Tapos, disinfect na raw nila ang sasakyo, pumunta na raw doon sa bahay nila. Saka doon sa lugar na yun. Sabi ko, ano na lang ha, isang street na lang tayo ha. Diba? Nasa may pala pahihan lang, diba, mataas na bahay lang? Mataas na bahay? Ano mo, di naman totoo. Hindi mo natin nakikita. Hindi, sabi nung matanda. Kasa kasi linlin, sabi. Na-disinfect na daw ng ano sa barangay. Ano na? Ulam natin, di ba ano ma-uulit? Dahil inihaw kasi tapos tukwa. Tukwa. Favorite snake, di tukwa. Doon sa may ano yan, sa may basketball lang na open, no? Yung magpatahian. Sabi na, sa alimit, sa hindi pa nang kalara. Sana makalabas na siya. Yun naman sa COVID dyan. Yan. Sabi ko kay Erwin. Sabi ko, ba't ano nangyari kay Alinit? Sabi niya na nauntog daw siya dito eh. Siguro napakalakas ang pagkauntog sa kanya. Ginaliwala niya. Mga tatlong araw, naramdaman na lang daw niya na hirap na sumisalita. Kabulol-bulol na sumisalita. Siguro na ano, na hemorrhage. Sabi naman ni ano, may yun ang hirap, sabi ni Ari, yung ano, namuong dugo. Mas mabuti pa na masugatan ka na lang dahil lumabas ang dugo. Kasi sa kasi hindi na ano gano'n na namuun na doon siya. Sa, ang impact siguro niya, sobrang lakas siguro ang pagkaos sa pinto, sa ulo, sa may noon na. Yan ang hirap.
tayo sa mga ganun na mauuntog tayo ng ganun. Ayan. Oo, guys. Busog na. Busog na si Lola. Pwede kain lang pag may time. Para yun ang ibig sabihin. Kahit hindi naman masarap ang ulam natin. At least nakakain tayo sa isang araw. Tatlong beses isang araw. Oh, di ba? Yung iba eh. Oh. Yan, oh. Nagabundat mga alas 12 na. Nagabundat ang ano natin dito sa kakain lang. Pero kailangan kunti lang kain natin eh, kasi yan ang ano, yung kanin. Uy. Sabi, exercise lang daw. Maga pa lang mag-exercise na. Para umano yung mga dugo-dugo natin yan. Circulate. Ito pa ako. Yung mga ano natin dyan. Meron pong mga sabi, mga tanggods yan. Kulang lang yung ano yan. Tapos, lupin, Kayla. Lunch na tayo. Ang ulam niya dyan. Paramdam naman daw dyan. Kung nakain na kayo, wala. Pero, pagkaalam ko, palagi ko yung ihaw-ihaw dyan. Ang sabi ni Kayla. Sabi ko, anong ginagawa niya dyan? Sabi ko, gabi ko. Mag-text pa ng gano'n. Sabi ni Kayla. Ihaw-ihaw man kami, auntie. Sabi ko, anong ginagawa ni, ano, ni papatuti niya. Siya po yung tagaluto. Siya po ang tagabantay sa bahay. Tagabantay lang ba sa bahay o palaging inom? Sabi mo, sigihin mo pa ang inom mo, sabi mo gano'n, hanggang sa matuluyan ka na, kasi hindi ka matigil sa kapainom mo dyan. Siya daw ang taga-igib ng tubig, dyan lang naman, paglabas mo, nandyan yung balon. Tapos, sabi, kung ikaw man ay may walang ginagawa, hindi. Buting tingin mo yung makina ng ano, tubig para makapasok yung tubig doon sa loob. May gripo naman. Eh, sabi na, stock up ba yung motor? Pwede siyempre. Pagdating na naman ni ate yan, pagkagawa na naman. Para hindi na mag-igib-igib sa labas ng tubig. Dahil may ano naman na, may linya na. Nag-umpisa na kami noon. Yung doon kami, ginagamit na namin. Tapos bandang huli na umalis na kami doon na bumalik na kami rito sa Maynila ay hindi na pinapaanda o tingnan mo, nag-stock up ng motor. Hindi pinapaanda? Eh sabi, ano daw, sayang daw kuryente. Tingnan mo naman sa kalukuhan. Kung wala kayo pambayad sa kuryente, di sana nag-text sila kay Ate Akronini na tulungan nyo naman itong bayad dito ng kuryente. Di ba? Dagdagan nyo na lang kung ano sa kuryente dahil yung may rate na
kwan. Minsan daw sabi ni Puti, pinapasara niya yung ano, yung rent dahil wala nga pambayad sa ano, sa kuryente. Eh, kasi wala nga pambayad sa kuryente na dahil naubos ng allowance nila. Saka ka, ano niya, order ng inumin, tapos pinapainom sa mga tao. Yan. Araw-araw yun, magbibili ng mga alak. Sabi ko, mas importante po yung alak kaysa sa, ano eh, sa pambayad sa kuryente na wala kayong malamig na tubig at saka ano, yung ulam nyo, i-re-rep nyo. Just grabe naman sa isip ko yung kalikuhan nila. Oh. Tapos, yun nga yung nagreklamo sila na, ganun. Bandang huli na, isira na yung ano, yung motor. Oh. Tapos, ay ano na, sira na ang motor, di ipagawa. Eh kung ipagawa ulit, tapos ganyan ulit ang gagawin niya. Papatayin din naman niya yung motor. Hindi niya naman gamitin, di ulit-ulit na lang. Oh. Tapos sabi niya, Nini, sige, dagdagan ko ng allowance niya para pang ano na ano, ng 20. Hindi niya nagdagan ng ano, 500 daw ang, minsan daw naging 800 daw ang 20. Grabe. Daig pa kayo kako sa akin. Sa bagay, tayo lang naman. Eh sila, ganun din eh. Ay, tatlo lang tayo. Sila, ano? Tatlo. Apat. Lima sila. Ay, apat na. Dahil wala na si Patrick na sa Cavite. Yan. Hello guys. Mahaba na ang video ko. Subscribe my YouTube channel guys. Thank you. Don't forget likes and subscribe.